Sorry, it's DJ. Ito guys, ang ating gagawin ngayon, isang gas tap. Ang issue nito, sabi na may-ari ay no power. Ayan. Pinadala ko na rin sa kanya yung power cord, baka sakaling dito yung problema niya. So guys, mayroon siyang video card. Baka DVI siya, tapos HDMI. Ano yung kanyang harap. Hindi ko alam bakit may takip to. Baka ayaw niyang palikabukan. Yan. So, te-testing natin guys kung talagang wala siyang power. Itong kanyang power cord. Yan. Saksak natin sa kanyang ABR. Tapos put natin. Ayan, on natin siya guys. Dalawa. So ayan guys, ang ating monitor sa baba ng kawan. Pero ang ating CPU ay ayaw mag-open. So may problema nga siya guys. Ayan, off muna natin. Unplug natin. Hanggit natin yung bucket. Muli ang aking natanggal na tornillo. So yan siya guys, ang kanyang loob. Ayan yung kanyang loob. Ito troubleshoot natin siya mamaya. Pero bago yan, bago tayo gumawa ng anumang hakbang, linisin muna natin sa loob pamamagitan ng ating blower. Masyadong gaanong aligabo. Nilinisan na siguro to nila. Ayan. Magto-troubleshoot na tayo guys. Una natin ito troubleshoot. Una natin titesting itong kanyang power cord. Ayan. Gagamit tayo na analog tester. Guys, check natin itong dulo sa dulo. So dito, hindi siya abuti ng ating test prod, ng ating tester. Kaya susungkitin natin ang screwdriver. Ayan. Hanapin natin yung continuity niya. Tingnan nyo guys yung pointer. Hindi gumana. Ibig sabihin ito sa kabila. Tingnan natin. Ayan guys, gumagalaw yung pointer ng ating analog tester. So, okay yung kabilang line ng ating power cord. Ito naman sa isa. Ayaw gumalaw. Ayusin natin. Ayan. Gumalaw yung ating tester. Sabihin, okay yung kanyang power cord. Second step natin guys. Subukan lang natin yung kanyang power supply. Kung gagana, hugutin muna natin dito sa kanyang board. Ito siya. Hugot na siya guys. Ito, pag isusort natin guys, itong green, saka yung black. Meron tayong hinanda dito pang jumper. Ayan, na-jumper natin yan. Para masubukan natin kung
buo o sira ang ating power supply. Maluwag. Kailangan sa black saka green. Ayan guys. Naka-jumper na guys yung black saka green. Tapos itong kanyang power cord. Sasaksak natin sa saksakan ng ating power supply. Ayan, sa likod. Kapalitan natin yung guys. Medyo na, masikip. Nahuhulog. Palitan natin ang lead. Dapat masikip siya. Ayan. Tapos dito sa kanyang black na wire. Okay yan guys. Jumpered na siya. So ito, sasaksak natin sa EDR natin. Dito nyo guys makikita kung buo o sira yung ating power supply. Power on natin. Ayan. So makikita nyo guys, umiikot yung pan. Ayan, i-off natin. So okay ang ating power supply. Okay. Ayan natin yan. Next natin gagawin. Unplug natin para safe. So dalawa na natesting natin guys. Power cord, okay. Power supply, okay. Pero walang power sa ating motherboard. Ayan. Pwede rin siya guys dito sa ating ayan, sa likod, yung ating power button. Ayan. Kakaproblema din siya minsan. Marami na akong nagawa nito na hindi siya ma-on dahil sa power switch niya. So ang gagawin natin muna guys, i-unplug natin. Ito, may socket siya rito. Hindi makita, flashlightin natin. Ayan. Ayan yung kanyang kakasilaw. Yung kanyang terminal. Ayun. So guys, terminal ng ating ayan, tanggalin natin. Che-check din natin ito mamaya. Kaso hindi natin ma-check ito dahil gawa ng natatakpan ng ating video card. So guys, next natin gagawin ay mag-disassemble na tayo nito. Kakalasin natin lahat dyan. Dahil okay naman ang ating power supply, okay yung power cord. Malamang nandito na sa board ang kanyang problema. So, kakalasin natin siya guys sa isa. Okay. Pupost ko muna. Hanap tayo ng screw. So, yan guys. Unti-unti na siya natin siyang babaklasin. Okay. Unay natin ang kanyang RAM. Ayan. Di basta-basta rin ito hinugot guys. Ito mayroon itong pinipindot sa ibaba, sa taas, para makuha natin itong ating RAM. Ayan, napaganda ng kanyang RAM. May heatsink pa. Ayan, tanggal na natin yung RAM. Isunod natin guys itong kanyang video card. Tanggalin natin ang video card niya. Siyempre, unahin natin itong takal. Nakatornilyo din yung kanyang video card. Ang grabe. Ayan. Hirap. So yan, tanggalan natin ang ating tornilyo ng video card. So yun. Kakalisin natin to guys. Ganoon ang forma ditong hawak. Ayan. So ito yung kanyang video card.
Tanggalan natin. Next natin guys, itong hard disk niya. Okay naman na tayo niya rito. Tanggalin lang natin yung kanyang mga kable. Ayan. Yung SATA. Tanggal lang guys yung SATA. SATA cable. Next natin guys, itong power supply. So, napakahirap nitong pagkalagay nila. Basta-basta makalas. Dahil tumatama guys. Ayan, kailangan nating unahin yung kanya motherboard. Ayan. Medyo kasi may kaliitan ng kanyang case. May kaliitan ng kanyang casing guys. Kaya luwag ng kanyang tornilyo. Hindi pa nga naikot. Tanggal na. Luwag ng kanyang pagkalagay. So yun guys, tanggal na. Tanggalin natin yung kanyang audio. Ayan, ito yung audio guys. Tapos yung kanyang USB sa harap. Tapos itong front panel niya. Ito yung switch, reset, HDD light, saka power lead. Ayan guys. So nakuha na natin guys. Talaga matanggal ang ating ayan, ito na siya guys, wala nang natira ayan. Case na lang. So titingnan natin yung power seats kung tira guys. Ayan. Kanyang power switch. Baka dito ang problema. Ayan. Pakahirap. Hindi natin napindot yung kanyang power button guys. So, ganito na lang. Ayan. Ayaw mo dun sa baba. Dito tayo sa ayaw mo sa taas. Sa baba tayo. Ayan. So, ngayon guys, habang nakaganyan siya. Ayan. Nakadikit siya sa terminal. Pindutin natin yung ayan guys, kung makikita nyo. Gumagalaw yung pointer ng ating analog tester. Oh. So, okay yung power button, okay yung power cord, okay yung power supply, pero wala siyang power na pumapasok dito sa motherboard. So next time natin gagawin guys, troubleshoot ulit natin to motherboard, okay? Sa next video natin para hindi masyadong mahaba, okay? Ayan. Guys, abangan ang susunod natin na video, part 2 ng ating pag-diagnose kung anong problema nitong desktop na to na walang power. Okay? Bye-bye muna.